at sa lansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayo at sa'yo kaganda. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang panawagan sa atin sa panahon ng Kwaresma ay magsisi sa ating mga kasalanan, talikda ng mga masasamang gawa. Kaya sa pasimula ng misang ito, iyayag natin ang ating pagsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang aming ina kung kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat na nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong, yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo ng lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang anumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapot sa kanyang kapatid
ay mananagot sa hukuman. Ang umamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal kong kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang diin po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ngayong araw na ito ay ang pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo. Ang gustong sabihin, yung dalawang may away, may hidwaan, may sama ng loob ang isa man lang sa kanila, huwag manatiling nagkakahiwalay, kundi magkaisa na. May bagay na bagay po sa Diyos na hangarin yan, hindi po ba? Sapagkat ako'y anak ng Diyos, kayo anak ng Diyos, kapwa tayo anak ng Diyos. Abay, kahit na sa mga tao, ano ba ang pinakagugusto ng isang ama o isang ina? Hindi ba't ang magkaisa ang kanyang mga anak? Hindi ba kapag ka merong mga magulang, nagkakaaway ang kanilang mga anak? Naku, ang sakit. Natatandaan ko po, alam nyo, nung bata ako, nanood ako ng pelikulang Genghis Khan. Ito po ay pelikulang Pilipino ni Manuel Conde. At ang bida ay si Manuel Conde at saka si Jaime de la Rosa. Doon sa pelikula, nanay nila si Africa de la Rosa, kapatid ni Jaime de la Rosa. Itong si Genghis Khan, kinalaban o kinaaway itong si Jaime de la Rosa. At nung magkaaway sila, nagbunutan na ng mga punyal, magpapataya na. Alam niyo ang ginawa nung nanay? Humarap sa kanila, ginawak ang kanyang damit. Ipinakita sa kanila ang kanyang dibdib. Tapos sabi niya sa kanila, sige, magpatayang kayo. Kayong kapwa sumuso sa dibdib na ito. Aba, natigilan yung dalawa. At sila ay nagkasundo. Oo nga naman, iisang dibdib ang sinusungan. Iisang dibdib ang pinanggalingan ng kanilang buhay.
paanong mag-aaway, mananatiling hindi magkasundo. Kaya nagkamayan ang dalawa. Ganyan din po ang ating Diyos at Ama. Ganyan din po ang ating pong Nazareno. Kung nakikita ninyo ang ating pong Nazarenong naghihirap, tandaan ninyo ang sinabi ni San Juan. Ito, siya ay namatay, hindi lamang para iligtas ang kasalanan ng kanyang bayan, kundi upang tipunin sa pagkakaisa ang lahat ng mga pinaghiwalay ng kasalanan. Yan ang pinakagusto ng Diyos. Kaya, hari nawa po, kayo, kung meron pa kayong hindi kasundo, kasunduin na ninyo sa panahon ng Kwaresmang ito. Huwag na kayong tutulad doon sa tao na nagsabing, "Oo, kakausapin ko na lang siya pag nasa langit na kami." Abay, baka hindi ka makapunta sa langit kung hindi mo kinakausap ang iyong kapatid dito sa lupa. Mahal ka ng Diyos, mahal siya ng Diyos. Magkasundo kayo at bibigyan ninyo ng tuwa ang puso ng Panginoon. At ang pong Nazareno, masisiyahan sa inyo at patatawarin kayo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Sabihin natin, "Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan." Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin, upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukatan.
Sa'yo magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nilubong magdulot ng iyong pakikipagtipan upang ito'y aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilala ng panahon talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoon, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag, ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa iyong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak ng dibdib na si San Jose, kaysa ni San Juan Bautista at na lahat ng mga banal at ng mga apostol na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin rin. Ibigay po niyong kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng ikanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pa rin pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmalang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa amin na uukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Magsilohod ang lahat. Tungayan mo akong naniniklod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang lobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasiyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasalob ng iyong lima mga sugat, habang aking binabakas ang pangungusap na iyong ibinigay sa bibig na propeta mo para kanyang maipayag ang tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko at paipawang binutasan at mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo na po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila maimain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.